Isa na namang Pinoy import sa KBL ang nakilala at nag-champion sa All-Star Game ng Slam Dunk Contest ng Korean Basketball League. Walang iba kundi si Renz Abando. At pinatutunayan nito ang skills na galing sa basketball ng mga Pinoy sa kanyang athleticism sa Slam Dunk Contest, na kung saan ang ating kababayan na si Renz Abando ang itinanghal na kampyon ngayong All-Star Game sa KBL. Pero bago ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Tycoon TV, different sports event around the globe. At narito ang mga nauna ko pang mga contents. Si Renz Abando na yata ang maipagmamalaki ng Pilipinas dito sa KBL sa pagiging athletic nito, na kung saan siya ang kalahok sa Slam Dunk Contest. Si RJ Abarrientos ay nandito rin, siya ay kasali sa 3-point shooting at teammates ni Renz Abando sa 3x3, na kung saan sila ring mga Pinoy ang tinanghal na kampyon. Nakakampi nito si SJ Belangel at si RJ Abarrientos. Sa preliminary round ng Slam Dunk Contest na to, tinulungan ni RJ Abarrientos si Renz Abando sa mga tricks niya na ginawa when it comes to dunking the ball. At talagang napahanga ni RJ Abarrientos ang mga Korean basketball fans at pati mga NBA imports, mga ex-NBA player na teammates pa ni Renz Abando, humanga rin sa kanya sa ganda ng ipinakita niyang pag-slam dunk. At syempre, yung mga defending champion na KBL player na unahan pa niya at tinalo ni Renz Abando. Kaya ating tunghayan ang mga magagandang highlights na ipinakita ni Renz Abando sa nasabing Slam Dunk Contest na ito dito sa KBL, na kung saan perfect 10 ang nakuha ni Renz Abando at ang defending champion nung nakaraan ay nakakuha lamang ng 4 na 10 at isang 9, 49 points. At talagang na-hype kay Renz Abando sa ating kababayan ang mga Korean basketball fans at mga Korean commentators sa galing na ipinakita ni Renz Abando. Talagang ang taas niyang lumundag, na hindi mo in-expect na ganun talaga ang kanyang leaping ability. Air Abando nga kung tawagin natin siya dito sa Pilipinas, pero syempre ayan o, supportado siya ng ating kababayan dyan sa Korea na si RJ Abarrientos. Kaya yun din ang nagpapakita at nag-inspire kay Renz Abando upang husayan pa ang kanyang pagpapakitang gilas dito sa Korea, na kung saan alam niya na may mga Filipino na sumusuporta sa kanya, may mga kababayan at may mga Pinoy import na naandyan sa tabi niya kahit hindi niya ka-teammate sa kupunan ng KGC. Sa championship round, tatlong beses kailangang i-dunk ang bola. At ginawa niyang safe yung last dunk niya na windmill. Ngunit ang talagang nakapagpabilib dito kay Renz Abando, yung kanyang 360 dunk. Yun yung nakapagpahanga mabuti dito sa Korean basketball fans. At na-interview pa siya after the game. So paano, maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is Tycoon TV, different sports event around the globe.